Mabuhay! Welcome to Philippine Airlines! Wait, paano ko ba sisimulan? Hi, B! Nasagutan mo na ba yung assignment natin? Assignment saan? Te, modular na nga tayo, ganyan ka pa. Do sa activity 4? Ano ba yan? Te, alam mo naman palang lutang ako, te. E di sabihin mo na agad. Te, di ba nga, ano daw yung pagkakaiba ng Tagalog, Pilipino, tsaka Filipino? To, may pagkakaiba ba yun? Basta alam ko, te, pag Tagalog, lingwahe yan. Kapag ka Pilipino, tayong mga tao yan. Kapag ka Filipino, ano ba F? Di ba tao rin? Nga mo na? Ganun din yun. Kaya natin magdadala yan pag namatay tayo. What is the use of the internet? Hay nako, ba't hindi ka mag-search? Napakasabaw mo talaga. Bala ka nga dyan. From now on, hindi na ka natutulungan kapag hindi mo rin tutulungan yung sarili mo. Wika, wika, wika ko, di patapos ang laban mo. Wika, wika. Walong silag, tatlong bituin, isang sinasagisag, kulay kayo manggi, haha, kayo manggi ang kulay mo. Wika. Hey guys! Narito po ulit si Ginoong Malikit para sa ating lecture series number 4. Alam mo ba kung anong pambansang wika ng Pilipinas? Marami sa atin ang hindi pa rin alam kung ano ba talaga ang pambansang wika ng ating bansa. Tara! Tuturuan kita. Tagalog, Pilipino, at Filipino, may pagkakaiba ba? Pero teka muna, wait! Bakit nga ba kinakailangan magkaroon ng isang pambansang wika? Mayroon tayong 8 pangunahing wika sa Pilipinas. Ang una ay ang Ilocano, Pangasinan, Pampango, Tagalog, Bicol, Cebuano, Iligaynon, at Waray sa Marnon. Noong 1937, ipinahayag ni Pangulong Quezon na ang pambansang wika ng Pilipinas ay batay sa Tagalog. Nakapaloob sa Tagalog ang abakada na may 20 titik. Kung hindi nyo na itatanong, bakit Tagalog ang napili sa 8 pangunahing wika sa Pilipinas? Narito ang mga kadahilanan. Una, ang Tagalog ay nauunawaan ng lahat. Simula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Wow! Ang ganda naman dito sa Cebu. Di ba si Cebuano sila? Mauunawaan kaya nila tayo? Oo naman sis, mauunawaan nila tayo. Kasi kapag nagsalita tayo ng Tagalog, mag-a-adjust sila para sa atin. Tsaka nauunawaan naman nila yung Tagalog eh. Ako ba? Ang maldito mo naman, nagtatanong lang naman ako. Pangalawa! Dahil noong panahon ng Imbalsikan, Tagalog ang ginamit ng ating mga bayani. Pangatlo! Dahil ito ang lingua franca ng NCR o ng Kamaynilaan na kung saan sentro ng kalakalan. Ikaapat! Dahil maraming panitik ang nasusulat sa Tagalog. Eh ano naman ang Pilipino? Noong 1959, pinagpasyahang gawing Pilipino ang ating pambansang wika upang maihiwalay ito sa tatak ng Tagalog. Wala silang pinagkaiba ng Tagalog. Pareho pa rin sila ng alpabeto na kung saan abakada ang ginagamit. Eh, paano naman ang Filipino? Yung letter F, ha? Ayon sa 1987 Philippine Constitution, Article 14, Section 6, ang pambansang wika ng Pilipinas ay tatawaging Filipino. Samantalang nililinang, ito ay marapat na pagyamanin at payabungin, salig sa mga umiiral na mga wika sa Pilipinas. Kaya naman, kapag sinabing Filipino, ito ay kolektibo. Ibig sabihin, ito ay representasyon ng lahat ng wika sa Pilipinas. Mula sa 20 titik
sa abakada, ang Filipino ay mayroong 28 titik. Ilan sa mga nadagdag na titik ay ang C, F, J, N, Y, Q, X, V, at Z. Ang Filipino ang ginagamit na wika sa buong Pilipinas sa pabigkas at pasulat ng pamamaraan. Ginagamit ito bilang wika ng komunikasyon ng mga pangkating mga katutubo sa buong kapuluan ng Pilipinas. Oh, maliwanag na ba sa iyo ang lahat? Tagalog, Pilipino, Filipino. May pagkakaiba ba? Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig at panonood. Naway may natutuhan kayo sa ating lektura ngayong araw. Dahil iba na ang may alam.